Simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating pamansang dambana ni Santo Padre Pio. Gaya rin po ang ating mga kapatid na kasama natin sa pagdiriwang ito sa pamamagitan ng ating live streaming sa ating social media accounts ng Santo Padre Pio. Sabayan niyo po kami sa pananalangin, sa paghingi ng tawad, pasasalamat, gayon din sa paghingi ng mga kahilingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa inyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig sa bansa ang mga lahari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos sa mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos.
Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ang anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling na babae nitong Jerusalem. May natirang magmula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito ay mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito ay ipinagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineve si Haring Sennacherib." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas." Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa binigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang nag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saanman, sa buong daigdig ang dakila'y ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo po lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan
at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay nasa 12th week ng ordinaryong panahon ang ating kalendaryo liturhikal ng simbahan. At ang ating mga pagbasa at ebanghelyo sa araw na ito ay mayroong 2 pinapahiwatig na paksa sa ating buhay. Una, para sa ating sarili, at pangalawa, para sa ating relasyon sa ating kapwa. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi sa atin na huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila. Pagkatapos, huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ang pinapatungkol sa bahaging ito ng ebanghelyo ay tungkol sa bagay na banal. Anong ibig pong sabihin ito? Ano nga ba ang mga bagay na banal? Maaring sabihin natin siguro ang altar, ang mga santo, ang simbahan, ang mga pari, ang mga madre. Maaari. Ngunit meron ding banal sa bawat isa sa atin at ito ang ating buhay. Ang ibig sabihin ng parting ito ng ebanghelyo, huwag nating itapon ang ating buhay para lamang sa wala, para lamang lapain ng mga aso. Huwag nating itapon ang perlas, ang ating buhay na punong-puno ng biyaya para lamang apakan ng mga baboy. Huwag nating sayangin ang ating sarili. Kapag ang ating sarili ay pinabayaan natin, halimbawa, kaya ka nagtatrabaho para sa iyong pamilya. Kaya ka nagtatrabaho upang magampanan ang iyong responsibilidad, una sa iyong sarili, pangalawa sa iyong pamilya, at kung meron pang pangatlo, ang mga taong umaasa sa iyo, kaya ka nagtatrabaho. Ngunit, kapag naaabuso ang katawan, panay ang overtime, 12 hours, 16 hours, 24 hours, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang sariling magpahinga, naaabuso ang sarili. Hindi po ito martyrdom. Yun bang ang sakripisyo na ibinibigay ay nakasisira ng sarili? Kaya pinapayuhan tayo na kung may trabaho ka ng 12 hours o minsan hindi maiwasan 24 hours, sana sa susunod na araw, meron ka rin mahabang pahinga. Meron ka rin 24 hours na pahinga. Kung hindi maiwasan, tulad ng mga nurse, mga pulis, yung mga nasa serbisyo, mahabang panahon na sila ay hindi nakakapagpahinga, ngunit meron ding panahon na dapat magpahinga. Sapagkat nakasisira ng biyaya ng katawan, ang sobra, at hindi na ito pagsisikap, kung hindi pang-aabuso ng sarili. Yun ay medyo maganda pa. E paano ko ang pang-aabuso ng sarili ay dinadaan sa hindi mabuti? Sobrang pag-inom araw-araw, bisyo, sugal, pang-aabuso sa sarili. Paano ito nagkakaroon ng biyaya? Hindi nga ba't tinatapon mo lamang ang iyong sarili sa wala? Tinatapon mo lamang ang iyong kinikita na sana pinaghirapan mo para sa iyong pamilya. Imbis isang sako ang bibilihin mong bigas, kalahati na lang para ngayong buwan.
napunta sa inuman, napunta sa sugal, sa bisyo. Ang mga bagay sanang ito ay sobra, no? Ngunit ang mahalaga ay ang pagbibigay halaga ng sarili para sa iyong ginagawa. Ito ang ibig sabihin. Maaring nagkakasala tayo kapag binaboy natin ang mga sakramento, ang mga santo, dahil mga banal ang mga ito. Ngunit mas lalong makasalanan kapag ang sarili natin ang binaboy at winaldas natin. Sapagkat ang ating buhay hindi sa atin. Ang ating buhay ay hiram sa Diyos. Anumang oras, walang nakatakda, walang nakalaan, maaaring bawiin sa atin. Walang bata-bata, walang binata o dalaga, walang matanda. Kapag nais ng Diyos dakunin ang pinahiram na buhay, babawiin niya sa atin. Kaya sinasabi niya, huwag ninyong itapon sa mga aso upang lapain. Huwag ninyong itapon sa mga baboy para apakan ang inyong buhay. Huwag ninyong iwaldas ang buhay na biyaya sa Kanya. Pangalawang bahagi, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. This is the golden rule of Jesus to us. Ito ang golden rule na ibinigay sa atin. Huwag nating gawin ang ayaw nating gawin sa atin ng ating kapwa. Kaya marami itong halimbawa, no? Nabanggit ko na ito sa isang umiliya ko, ang mga marites ngayon, high-tech na. Hindi na yung pag-umaga lalabas at magwawalis sa harapan ng kanilang tahanan. Nasa group chat na. Pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Pinagkukwentuhan ang buhay ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng kakilala. Siguro nga, baka kapatid, magulang. Pero hindi nakikita ang sarili. Paano natin nasisigurong tayo rin ay walang kamalian na ginagawa sa ating kapwa, sa inyong pamilya, sa inyong anak? Kaya mga kapatid, ang bahaging ito ng Ebanghelyo na kaya huwag ninyong gawin o kaya gawin ninyo ang inyong sa inyong kapwa ang ibig nating gawin nila sa atin. Kaya sa mga anak, biyaya ang pagkakaroon ng magulang. Hindi sa lahat ng panahon sa ating buhay mananatili ang ating mga magulang. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang sarili para makapag-aral, mabihisan, magkaroon ng buhay. Mahalaga na ipakita natin ang parehong pagpapahalaga sa ating mga magulang. Maaaring cultural ang mga bagay na ito sa ating mga Pilipino sapagkat malapit tayo sa ating mga magulang. Ngunit ito rin ang nais ng Diyos na ating gawin. Sa ating palang yung pamilya, how much more sa ating kapitbahay, sa ating kapwa, paano tayo nakikitungo sa kanila? Yun bang sasabihin nating sinasamba natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, ngunit abstract po ang pagmamahal na ito sa ating Panginoon. Magiging realidad lamang ito kapag minahal natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kapwa sa pagpapahayag ng pagmamahal na ito sa Panginoon. Pagbabahagi ng panahon, ng talento, maging ng ating yaman sa mga nangangailangan, ang pinakamahalagang dapat nating gawin. Dito, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, kapag nagawa natin ang nais ng Diyos, doon sa ating sarili at sa ating kapwa, sasabihin niyang makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At bilang mananampalataya, kasama kaya tayo sa makakapasok sa pintuan ng Panginoon.
Hindi sinabi ng Diyos na wag na tayong hindi tayo nagkakasala. Ang sinasabi niya, tayo ay magpatuloy lumapit sa ating Panginoon at tiyak tayo ay makasusumpong sa kanyang kaharian. Amen. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay na iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa pag-iasa, pinagpala na paririto sa mga kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya
at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipan. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming time team na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrel China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na natulong sa pagsasaayos ng datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito sa pambansang dambana. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information na inyong
na inyong suporta at malaking tulong sa pagtagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Juan ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil. Kayo po yung magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ang susunod pong misa ay sa 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa labas-labas ng ating simbahan. Magsitayin na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mayari lamang ilabas sa mga nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasta amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, sa lahat ng mga kasama natin online, live streaming, maraming salamat po. Nawa po ang inyong mga panalangin at kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay diringgin ng ating Panginoong Hesukristo. Naway basbasan kayo at gabayan ng Panginoon sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan, anuman ang inyong mga gawain sa mga natitirang oras sa araw nito, nawa kayo rin ay biyayaan ng Panginoon. Lalo tigit ang inyong kalusugan at ang inyong mga hanap buhay para sa inyong pamilya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.